Naghahanap ba kayo ng magandang quality ng power bank? Eto guys, may good news ako sa inyo kasi lahat ng hanap nyo sa isang power bank nandito na. So kung ang hinahanap nyo guys sa isang power bank ay maganda, quality, durable, heavy duty, multifunctional, lahat-lahat na siguro masabi ko na, eto guys, pinapakilala ko si PowerMate NZAP. So sa mga nireview kong mga power bank kasi, ito na siguro yung pinaka top of the line. Ito yung kanyang accessories. Dalawa. Papakita ko lang guys yung kanyang ano laman sa box kasi nagamit ko na to, nasubukan ko na. Ayan. Pakita natin yung kanyang pangalan yon. So ito guys yung power bank, nabuksan ko na siya at nagamit ko na. Ang ganda guys, oh. So yun lang guys yung laman ng box. Ganyan siya guys kalaki. So pag tinanggal natin ito, hindi na siya basta-basta madudula sa lamesa. So dito sa harap, meron siyang isang button dito. Tapos itong body niya guys ay made of, ayan, aluminum lahat yan. Okay, ang ganda. Quality quality siya guys, hindi siya tinipid. Isa pang nakadagdag ng pogi guys ay itong gilid niya na to. Yung design dito sa gilid, tapos dito sa gitna. Ayun, galing oh. Tapos naka-matte finish siya. Ayos. Anti-skid. Madikit. So dito guys ay meron siyang apat na ports. Itong una ay yung kanyang Type-C output at multifunctional, pwedeng maging input or charging input at output. At supported din siya ng power delivery na kaya magbigay ng 5V, 15V, 3A hanggang 20V, 5A. Tapos dito sa susunod na port ay para sa kanyang charging input. Pwede nating i-charge dito or dito, depende sa mga available na charger natin. So pwede ditong i-charge yung 12V hanggang 25.2V, 6A. Pwede dito yung solar, pwede yung mga charger natin na 12V hanggang 25V. So dito pwede yung mga charger natin na supported ng power delivery, 5A. So wide yung kanyang range, 12V hanggang 25.2V yung range ng kanyang charging input. So pwede yung mga 100 watts na solar panel natin, 6A. Tapos dito naman para sa kanyang output, so dito ay pwede maglabas ng 12V, 10.1A, tapos 24V, 6.1A. So mataas! Tapos meron din siyang port na type A, 5V, 3A. Then meron siyang battery status dito. Tapos dito, kung ano yung out niya na 12V or 24V. So pwede natin i-select gamit yung kanyang power button. Okay, subukan natin. Ayun o, fully charged. Tapos ang naka-active ngayon na output niya ay 12V, 10A. So ang i-select natin ay long press lang natin. Ayun o, lumipat sa kabila. Yun natin ulit. Long press. Yun, lumipat sa 24V. Okay. So kung hindi natin siya ginagamit or walang nakaplug sa kanya, automatic siya mamamatay. So ngayon, subukan muna natin i-charge gamit yung kanyang multifunctional na Type-C input at output. Ayan, gamit yung ganitong klaseng charger. Dapat guys ay yung pang-charge natin na ganito ay supported ng power delivery. Okay. So malamang siguro i-on natin siya. Okay. So yan, nag-charge na siya. Okay, ganun lang pala. Kailangan pindutin natin yung kanyang power button para mag-charge. Okay. Pero pwede din guys na gamitin yung ganitong klaseng mga charger para sa kanyang charging input dito. So eto, ang output niya ay 24V, 4.1A. Yan, subukan natin. Subukan natin dito. Ayun, automatic pag dito, naiilaw. So, i-try naman natin pang-charge ng cellphone gamit yung kanyang multifunctional input at output, Type-C. So, ito, supported siya ng mga power delivery.
Tapos itong Bluetooth speaker naman ay 12 volt yung pumapasok dito. Okay, saksak natin ganon. Push natin yung power button. Then, boom, nag-charge na siya. So, 12 volt yung pumapasok dito. Tapos dito, supported din siya ng power delivery. So, saktong-sakto siya. So, lahat to guys ay matatakaw sa battery. Mataas kasi yung kanyang capacity, yung kanyang battery. Try din natin sa ating Bluetooth speaker. Eto. Yun, nag-charge na. Ayos. Try din natin dito, ayaw na mag-on kasi nga matagal kong hindi ginamit, nagtampo yata. Yun. Ayos, nag-charge siya. Subukan din natin pang-charge ng laptop gamit yung kanyang Type-C output. Saksak natin ganon. Tapos isaksak natin dito sa kanyang port dito. Yun. Ayun, nag-charge na oh. Yun, nag-charge na ngayon. Indicator niya. Ayos, pwede sa mga laptop. Kasi nga, supported siya ng power delivery. So dito, pwede rin natin gamitin as output or pang-charge ng ating mga laptop. So ngayon, i-check natin yung output niya para sa kanyang 12 volt at 24 volt dito. So dito natin magagamit tong mga cord na to. So ito para sa mga ilaw siguro natin. Tapos ito sa mga device natin. Para sila ng pin, saksak natin dito. At ito. So subukan natin, power on natin. Ang naka-active ay 12 volt. Automatic siyang mag-off kapag hindi natin ginagamit. 12.8 volt DC. Tapos subukan natin sa 24. Ayun. 24.6 or 25. At ang maganda niyan, kahit na power bank lang siya, mataas yung kanyang current. So, i-try din natin yung kanyang USB Type-A port. 5 volt, 3 ampere. Yan, dito sa lobat kong cellphone. Then, on natin. Yun. Naayos. Ayos na ayos. Yun, oh. Eto isang nagustuhan ko sa powerbank na to guys kasi nga pwede kong gamitin sa aking speaker system dito. Kahit brown out pwede kong mag sounds. Gamit yung kanyang output na 24 or 12. So ito pwede sa 12 volt at 24 volt. So dito natin siya isaksak kung gagamitin natin as power supply ng ating mga device. Pwede sa router. Basta 12 volt or 24 volt yung pagsasaksakan natin. So pwede siya. Saksak natin dito. So pwede dito in 12 volt or 24. Subukan muna natin sa 12. So ayan, naka-on na siya ngayon. Then i-on natin. So kung may naka-plug sa kanya at gumagamit, hindi siya magta-turn off. Okay, connected na siya. Boom. So ngayon, subukan naman natin sa 24 or 24 volt, 6.1 ampere. So yung ginagamit ko dito na power supply dito ay 24 volt, 4 ampere. So mababa yun. So mas maganda to kasi mas mataas. Lagay natin sa 24. Ayun, pumunta na sa 24. Okay. Yun. Ayun.
Tanggalin natin dito sa ilalim. Yun o, natanggal na siya. So yun yung battery niya, tanggalin pa natin dito sa harap. Okay, ayun, matatanggal na siya. Yun o, yun yung kanyang switch, tapos aluminum din siya guys. So dito itulak lang natin sa ilalim, tatanggal na siya. Boom! So ayan guys, kitang kita nyo naman, hindi tinipid ang power bank na to. Malaki yung kanyang mainboard, yung heatsink, maganda yung kanyang heat dissipation. Tapos yung kanyang inductor malaki, talagang totoong nagbibigay ng 100 watts na capacity. Tapos sa kanyang battery guys ay naka 24 volt setup siya, tigda dalawa. Tapos nandito yung kanyang connector para sa kanyang BMS. Nandito yung kanyang wire. So nandito na yung BMS, DC-DC converter. So kung 12 volt yung gagamitin nating pang charge, itataas niya hanggang 24 volt. At wide yung kanyang range para sa kanyang input, charging input. So pwedeng 12 volt hanggang 25.6 ata volt DC. So pwede yung mga 100 watts na solar panel. Yung board niya guys ay maganda yung quality niya. Tapos meron siyang ano, coating. Ayos. Ayun, 24 volt at 12 volt. Check natin yung kanyang voltage, negative at positive. 23.8 or 24 volt. Okay, malalaki yung inductor sa ilalim guys. Oh. Ayun yung inductor niya. So, malamang yung isa ay para sa kanyang input at yung isa ay output. Tapos meron siyang sensor ng temperature sa ilalim. So dahil 6S siya, tapos 24 volt, ang ginamit dito ay 18650, 3.7 volt ang isa. So ayan guys, para sa mga interested na bumili ng ganitong power bank ni PowerMate NZAP, nasa description box yung link at nasa top comment section po yung link ng product na to. So maraming salamat guys sa inyong panonood sa video na to. Till next time ulit, kita-kita na naman tayo sa susunod na video ni Juan Dilasag. Ayos! Ayos!